meron pa yung solid asset na ibig sabihin ay matigas na ari. You are watching Marcy's Vlog. Hello mga Mars! Yan, nandito naman po ako para magbigay sa inyo ng kasiyahan at katuwaan. Ako po si Marcy, ang baklang maboring pero kailanman ikaw ay hindi maboboring. Ayan, samahan niyo po ako sa panibago kong vlog. So, para po sa kalaman ng lahat, ako po si Marcy ay nag-aaral po taking up with Bachelor of Science in Management Accounting. Yan, opo, accounting course po yung kinuha ko. At so yon, challenging siya kasi nga yung kinuha ko ng senior high ay STEM, tapos biglang mag-accounting, di ba? So napakahirap sa akin at talagang magpupursige ka para makapaghabol sa kanila. Sa accounting po kasi, there are terminologies na hindi po siya basta-basta or pwedeng i-translate sa Tagalog or Filipino kasi po magiging iba yung kalalabasan niya pag translate natin siya. So yan, ang vlog na ito ay ituturo ko sa inyo or sasabihin ko sa inyo kung bakit hindi siya basta-basta i-translate sa Tagalog yung mga terminologies. So, keep watching at sana mag-enjoy po kayo. So, yung una po ay asset. So, kapag sinabi nating asset, those are valuable things, yung mga bagay na may halaga na pwede natin pakinabangan. So, yan po ang tinatawag nating asset. So, sa Tagalog po or Filipino, ano po ba ang asset? Ang asset po ay ari or pag-aari. O diba, kung pakikinggan natin, iba pag translate natin siya sa Tagalog. So ano ba yung mga ibang asset? Fixed asset. So kung pag-itagalog natin siya ay nakatirik na ari or pag-aari. O diba, meron pa yung liquid asset. Pag translate natin siya, basang ari or pag-aari. O diba, napaka iba kapag pinakinggan mo. Kaya hindi siya basta-basta pwedeng i-translate. So meron pa yung solid asset na ibig sabihin ay matigas na ari. Miscellaneous asset, iba't ibang klase or uri ng ari. Owned asset, sariling pag-aari. Other asset, ari ng iba. So next, yung depreciation asset, laspag na pag-aari. Fully depreciated asset, yung laspag na pag-aari. So di ba, kung pakikinggan natin, mga kabastusan, pero yun naman talaga yung totoo kapag tinagalog natin siya. Kaya hindi po siya basta-basta pwedeng i-translate in Filipino. Kaya di ba sa accounting, English naman, so dapat when we are reporting, when we are discussing, so gagamitin na lang natin siya in English, yung mga accounting terminologies para kaaya-aya sa pandinig ng iba at sa atin. Mas better kasi nabanggitin natin yung mga accounting terminologies in English para maganda yung approach or dating sa ibang tao. Ayan, sana may simple kayong natutunan sa ating vlog na hindi po talaga basta-basta or pwedeng i-translate sa Tagalog yung ibang mga accounting terminologies. Kasi iba yung magiging kalalabasan nito. So, ayan, dahil pinanood mo ang vlog ko, wag mo pong kakalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel at click the bell button para maging updated ka rin sa mga vlogs ko. At maraming salamat!